A few moments later. Good day mga Riders. So, ngayong araw ay ito na talagang pinaka hinihintay ko na dumating na yung aking speed tuner racing pulley. Think na next project natin is yung wing bell by speed tuner pa rin of Mickey Maso. So ngayon ay mag-honest review tayo kung anong nagbago sa ating motor. So ngayon ito na ang review natin after a week sa pag-install kasi binibreak in muna natin kasi binago natin yung ating belt. So kapag bago pa kasi yung belt, hindi pa talaga lapat lahat kasi iba yung degree ng ating pulley ngayon, hindi stock. I mean, stock siya na kalkal by Mickey Maso. So yung degree niya, hindi na gaya ng original. So kailangan muna natin siyang i-break in para maging lapat. At yung pulley naman, kailangan din natin na gamitin ng ilang kilometer bago tayo mag-review para uminis yung ating pulley at saka drive phase. So same pa rin yung setup ko ngayon, 13 grams ply ball, 1 key center spring at saka clutch spring. Pero ang ganda ng takbo niya. Yung una kong kalkal pulley kasi naramdam ko na magda-drop yung RPM niya kapag andun ako sa my middle part o yung gitna niya. So magda-drop yung RPM, parang humihinga yung ating motor. Pero ito kasi, kalkal by Mickey Maso or itong speed tuner racing pulley set ng Honda BTFI. Aramdam ko yung RPM niya, hindi magda-drop. Consistent siya hanggang sa dulo, hanggang makuha mo yung dulo. So, trinay ko nga to kasama ng aking kaibigan na may Honda Click 125. Game changer. Pero partida dito, malaki yung gulong ko sa likuran, 180. So, pansin ko lang, no? Yung actual speed ko kaysa speedometer parang hindi accurate. Kasi nga iba yung size ng gulong natin. Mas lumaki yung circumference ng ating gulong. So medyo lumaki yung hakbang niya. Pero dahil naka-speed tuner tayo, kumbaga hindi ko ramdam yung bigat ng gulong kasi siguro malakas talaga yung speed tuner. Dati yung takbo ko 110 sa old kalkal pulley ko, pero medyo sakto lang yung gulong natin dati. Umabot tayo ng 110, parang kaya ko naman ngayon. Kapag sumampa na ng 105 or 100, parang ang lakas na sa pakiramdam ko. Kasi nga yung pag-arangkada pala hanggang sa gitna, hanggang sa dulo, parang ramdam ko pa rin yung RPM niya, andun pa rin, hindi nawawala, hindi nagda-drop. So very consistent yung ating RPM sa ating motor. Kaya andun talaga yung power . Andun talaga yung power ng ating motor. So wag mo lang pansinin yung medyo maungol siya ng konti kasi yun ang RPM niya. Kapag umuungol yung motor mo tapos hindi naman gaanong kalakas yung takbo, yun, parang lumagpas ka sa power band ng motor mo. Sayang yung RPM na rinirender ng makina. Mahina naman yung takbo mo. So, ibig sabihin nun, hindi sakto yung setup mo. Ito sa akin, nag-RPM siya, umuungol siya, nag-RPM siya, pero malakas yung takbo. So, yung RPM niya, consistent, very consistent. Hindi gaya ng dati na parang tumataas. Parang sa start, ang grabe ang ungol. Tapos pag sa middle na, nagda-drop siya. Tapos lakas na naman ulit. Parang humihinga siya. So, dito sa speed tuner, kontentong-kontento na ako dito. Siyempre, subok na din to kay Mickey Maso. His own technique ang ina-apply dito. So, yung motor natin kahit malaki yung gulong, humahabol talaga . Pero yun nga, yung gulong minsan nakapikto to sa reading ng ating speedometer. Kung masyadong maliit yung gulong mo, pwedeng mas lumakas yung reading ng speedometer mo, pero ang actual na takbo mo ay hindi ganun kalakas. Kung malaki naman ang gulong, posibleng
mas malakas yung takbo mo kasi reading ng yung speedometer kasi accurate yan eh. Naka-set yan sa stock na gulong. Pero kung linakihan mo, linitan mo, pwedeng maka-apekto din yan. Kaya pwede kang tumakbo ng 110 sa speedometer mo, sa actual lang yan, 105. Pwedeng ganun kung maliit yung gulong. Pero kapag malaki yung gulong mo, isipin mo lang, kapag malaki yung gulong, isang round yan, malaking hakbang kaysa maliit na gulong. Ang maliit na gulong, isang round or isang rotation yan, hindi siya tutugma talaga sa eksaktong ikot. Kasi umikot sa loob, doon yung sensor natin, lalo na sa, dito sa FI, yung sensor na sa loob. Tapos yung gulong, outer ng gulong, medyo maliit na yung diameter kasi at circumference kasi limitan. So, posibleng tataas talaga yung reading kasi gagaan din yun eh. So, gagaan yung gulong, maliit yung hakbang, tataas yung reading, pero yung actual na takbo mo, hindi mo matantya kung sakto nga ba. Doon dito din sa malaki, malalaki yung hakbang ng motor mo. Kunwari, parang maikumpara natin to sa mataas na paa, long leg. So, mataas na hakbang, medyo maliit yung reading lang, pero malakas na, malayo na yung tinakbo niya. Ganun, kapag malayo yung tinakbo, doon mo mararamdaman na iba yung reading. Yung iba, gumamit talaga ng Waze or Maps para matrace yung speedometer natin in real time. So, babalik tayo sa review natin. Partida dito, 180 yung gulong natin. Tapos, actually, mabigat talaga siya dati. Pero yun, nung sinalpa ko tong speed tuner, parang hindi ko naramdam yung bigat. Lalo na't kapag eksakto lang yung laki ng gulong ko. So doon siguro lalabas talaga ang full performance ng full set ni Mickey Maso na speed tuner. Pero kahit ngayon, malaki yung gulong ko, okay naman yung arangkada niya. Hindi naman siya parang nabibigatan. Lalo na kapag mag-antok na. Hahabol naman talaga siya, hahabol. Pwedeng pang service na. So ngayon, kapag makahanap tayo ng tempo, try din natin yung top speed. Para maipakita natin sa ating mga viewers. So, sa totoo lang ngayon, takot talaga ako mag... Kahit 100 lang nito, parang takot na ako eh. Ang lakas na ng pakiramdam ko. Parang ang layo na siguro ng binabato ng gulong nito. Dati, ang ungol ng motor ko, medyo mahina talaga. Naramdam ko yung gulong na mabigat. Pero ngayon, ang bilis ng acceleration niya, ang bilis ng makasampa tayo to 80 to 90 km per hour. Ang bilis. Tapos, napansin ko lang din dito sa speed tuner na from 80, kapag sumampa ka na sa 80 km per hour, yung para kang ng cambio or parang meron pa talagang banat eh. Pag nasa 80 ka na, lalakas pa ang lalakas siya, parang nagka-cambio. Para pa siya nag-change gear eh, pagdating sa 80. So yung iba, kapag dumating ka na sa 80, hindi mo na ma-reach yung 100, mahina na. No? Mahina na yung usad from 80 to 100. Ito, pag sampa niya ng 80, mas lalakas pa siyang umangat. So ito yung napansin ko, honest review, hindi naman ako binabayaran ni Mickey Maso nito. Honest review lang talaga para sa mga viewers natin na gustong bumili ng speed tuner. At least, meron na kayong idea kung gaano ito kasi meron din naman talagang maninira kahit anong ganda ng product. Meron pa ngang goodbye speed tuner na nakikita natin. Pero hindi ko napakialaman yan. Sa kanila din naman yung opinion na yan.
parang club to. So parang club nga to. Naka Honda Beat at saka M3. Honda Beat. Yun o, nasa 18 na tayo. Ang bilis talaga maka-18 niya. So, siguro hindi ako makapagbigay ng top speed ngayon. So, kung lang, stay tuned lang. And then, next vlog natin, i-upload natin yung speed test natin. Magpalit muna tayo ng gulong para naman hindi magiging partida sa akin. Kaya naman niyang umarangkada ng smooth. Mabilis tayong makapag 80 para nung sumampa na tayo sa 80, hinahayaan na lang natin na tumaas yung RPM, walang problema. So shoutout nga pala sa mga naka Honda Beat dyan na kasabay ko ngayon. I think grupo talaga sila. Shoutout nga pala sa inyo mga bay, anong grupo nyo, comment down kung makikita nyo yung vlog na to. So yan na nga yung arangkada niya, very smooth. Pagdating sa gitna, meron pa naman siyang ibubuga to tops. So yung hatak, yung power niya, yung acceleration, tapos yung top speed na, yung kulang na lang natin. So overall, i-rate ko siya ngayon, wala pa naman tayong speed test. Pero i-rate ko talaga siya from, hindi naman gasyadong perfect, no? Hindi pa naman natin na-try yung speed. So nasa 9.5. Oh, 99.9. Maganda ang performance ng speed tuner. So hindi ko ini-endorse. Masyadong overwhelmed lang talaga ako sa napipil ko sa aking motor. Kakaiba talaga yung lakas niya. Kaya nga niya yung 125 eh. Makipagsabayan nga siya sa click 125. Kasi yung stock naman natin kasi very delayed talaga. Delayed talaga yung arangkada ng ating stock. Na yung ating stock na flyball, stock na setup ng ating Honda Beat, delayed talaga. So dito, nagkaroon tayo ng hatak power, nagkaroon pa tayo ng arangkada. So saan ka pa? Sakay na! Yun oh. Yung takbo ko ngayon, nasa 70-80 pa lang, pero ang pakiramdam ko, nasa 90 na siguro itong takbo ko.